وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Mga kaibigan, mga kapatid sa Pananampalataya Islam, Alhamdulillah, tayo ngayon ay nasa dakilang araw, ang araw ng Jumu'a, at tayo ay nandirito sa lugar na ito na itinatayo natin ng Salatul Jumu'a, na isa sa hangarin ng relihiyong Islam ay upang makapagbigay tayo ng paalala at babala sa ating mga sarili. Ito ang hangarin, pinakahangarin ng pagkakaroon ng sermon. Dahil marahil ang iba sa atin sa mga ibang araw ay abala sa mga gawain, hanap buhay. So ito yung araw na inubligan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat kang makinig sa mga sermon ng ating mga ulama upang mapag-alaman mo yung mga gawain na dapat mong gampanan, responsibilidad na dapat mong gawin, o mga bagay pinagbawal na dapat mong iwasan. Alhamdulillah, sa relihiyong Islam, isa sa karapatan ng ating mga kapatid ay yung pagpapayuhan sa isa't isa. Sa kagandahan ng relihiyong Islam ay pinabutos niya kabilang sa katuwaan niya ang pagpapayuhan sa isa't isa. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala ka dahil tunay na ang pagbibigay paalala, babala sa mga mananampalataya ay nagiging kapakipakinabang, nagiging kabutihan sa kanila. So ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ang paksa na ating tatalakayin, na naway makapagbigay sa atin ng paalala at babala ay itong tatalakay natin, asbabul inhirafil, asbab inhirafil muslim fi hadal asr. Mga dahilan ng pagkalihis ng isang muslim sa panahon ngayon. Ano ibig sabihin? Ano yung mga dahilan na nagiging sanhi, nagiging dahilan upang ang isang muslim kapag siya ay nasa kalagayan na ito, ito babamitin natin na mga asbab, ay siyang nagdudulot, nagiging sanhi, dahilan ng kanyang pagkalihis. Ibig sabihin, nawawala siya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakakagawa siya ng mga kasalanan, nalalayo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, nawawala siya sa relihiyong Islam marahil dahil sa mga dahilan na ito na marahil tinataglay mo o di kaya ginagawa mo itong mga dahilan ng pagkalihis ng isang Muslim. So dapat maging aware tayo hinggil sa mga asbab na ito na binanggit ng ating mga ulama. Maraming mga asbab pero pinili lang natin yung mga pangunahing asbab, mga dahilan. Una dito, ittiba'u shahwa wal hawa. Unang isa sa pinakamalaking pagkalihis ng isang Muslim ay yung pagsunod niya sa kanyang pagnanasa at pansariling kagustuhan na lumalabag sa relihiyong Islam. Itong hawa, pansariling kagustuhan, pagnanasa, likas sa atin itong syahwa. Nilikha sa atin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala itong syahwa, hawa. Subalit itong may desire, pagnanasa tayo. Subalit kung may mga gawain, may mga kalagayan na kahit nalalabag niya ang relihiyong Islam dahil ito'y pinagbawal ni Allah. Alam mo na pinagbawal, subalit sinusunod po pa rin kung ano yung binubulong sa iyo ng iyong sarili, kung ano yung binubulong sa iyo ni Shaitan. So yun ang pagsunod sa pansariling kagustuhan, pansariling
papagsunod sa Hawa. Ito ang pinaka, isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkalihis ng isang Muslim. Kahit alam niyang haram, kahit alam niyang pinagbawal, subalit dahil sa pagnanasa, no? At dahil sa pansariling kagustuhan, marahil makuha ang makamundong bagay, marahil makuha ang mga palabuti, ay nilalaban niyang Islam, makuha lamang yung pansarili o di kaya makamundong bagay na labag sa sarili ng Islam dahil sa sinusunod niya ang kanyang pansarili, ang kanyang sariling nafs, hawa, syahwa. Tandaan natin na si Shaitan ang pinakamortal nating kaaway. Hindi niya tayo iniiwan, mga kaibigan. Kasi nangako siya kay Allah. Nang si Allah, itakwil niya si Jibril, ilabas niya. At alam natin yung kwento hinggil dito. Humingi si Iblis kay Allah ng palugi. Ya Allah, Ya Rabbi, alam ni Iblis na si Allah ang Panginoon. Humingi ako sa iyo ng palugi na ako ay mabuhay hanggang sa pagbuno ng mundo. Ibinigay ni Allah bilang pagsubok sa umman na ito. Sa mga tao. Pagkaraan sabi ni Iblis, Qala fa bi'izzatika la'awwiyannahum ajma'in. Ako ay sumusumpa sa iyo, Ya Allah. Ililigaw, ililihis ko silang lahat, mga angkadyalan. Sa ibang ayat, Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum syakirin. Pupunta ako sa lahat ng kanilang mga dako. May mga sundalo ako na magpapadala ako sa bawat, sa lahat ng sulok, sa lahat ng dako, sa kanilang harapan, sa kanilang likuran, sa kanilang kanan, sa kanilang kaliwa. Bubulungin, gagawin ko sa kanilang papalamutian ko sa kanila ang mga ipinagbawal. Wala kang mahahamak, O Allah. Wala, matatagpuan mo yung mga mananampalataya na kunti lamang sa kanila ang nagpapasalamat, ang tumatanaw ng utang ng loob sa iyo dahil sa aking paglihis sa kanilang pagdigaw. Pinangako ni Iblis. Kaya napakalakas sa atin ng Shaitan, mga patibong ni Shaitan, mga fitna, tukso, pagiging gahaman sa makamundong bagay, kahit labag sarili yung Islam ay nilalabag niya, kahit alam niyang ipinagbawal, kahit alam niyang malaking kasalanan, ginagawa pa rin niya dahil sa hawa, itibaul hawa, pansunod sa pansariling pagnanasa. Kaya simple sa kabilang buhay, sa araw ng pag-uko, at nabanggit natin ito sa mga football, na nakaraang football, kapag pinapausahan na, sinusurog na ang mga tao sa impyerno aboy, maghahanap sila ng kanilang masisisi at makikita nila si Iblis. Pupuntahan nila. Ya Iblis, Shaitan, ikaw ang naging dahilan kung bakit kami pinapausahan, kung bakit kami sinusurog sa aboy, impyerno aboy. Ano sasabihin ni Iblis? وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Wala akong kakayahan sa inyo. Hindi ko kayo pinilit. Inanyayahan ko lamang kayo, binulong ko kayo, at kayo ay tumugon sa aking mga paanyaya na gumawa ng haram. Fala talumuni walumu anfusakum. Kaya huwag niyo akong sisihin. Sisihin niyo ang inyong mga sarili. Binulong kita na huwag magsala dahil wala kang mapapakinabangan sa pagsasala, siguro mo. Binulong kita na iwanan mo pagsasala, mas patunan mo pansin ang mga pakamundong bagay, paghahanap buhay, paging mayaman, sinunod mo. Huwag, hindi ka nagsasala, hindi ka tumutugol sa mga adan, mga tawag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasala, sinunod mo. Tama, alam natin. Walang kakayahan sa atin si Shaitan, subalit tayo na mga sumusunod. Ginagawa natin siyang
matalik na kaibigan imbes na mortal na kaaway. Kasi pinakilala sa atin ni Allah, hindi nagpabaya sa atin si Allah. Inna shaytana kana lakum aduwan, aduwan mubin. Tunay na si shaytan ay maliwanag na inyong kaaway, mortal na kaaway. Fala, huwag niyong siyang ituring na kaibigan bagkos ituring siya kay mortal na kaaway. Magsama-sama tayo dito, sabi ni Iblis ay piyerong apoy. Walaw doon lang. Kaya ito'y magiging pagbibigay awareness, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag tayong sumunod sa ating pansariling pagnanasa. Lagi nating paamuhin, inaamo natin ang ating sarili. Mahirap disiplinahin ang sarili, pero pag napaamo mo sa pagsunod kay Allah, inshallah ta'ala, tatawfikan ka ni Allah. Pangalawa, su'ul qarin, suhbatul ashrar. Isa sa mga dahilan ng paglihis ng isang Muslim ay yung pakikisama, pakikipagkaibigan sa mga masasamang tao, mga masasamang kaibigan. Paumanhin, kusin tabi. Isa sa nakakapaglihis sa isang tao, nakakapagbigay ng influence. Kasi kung sino yung kaibigan mo, yung ginig ang iyong kalagayan. Kung sino ang kinakasama mo, yung din ang magiging kalagayan mo na hindi mo nararamdaman. Kung ang kaibigan mo ay may masamang bisyo, kung nakikisama ka sa kanya, ma-influence siya kanya kahit ayaw mo. Sasabihin mo, halimbawa may mga kaibigan ka, mga non-Muslim, umiinom ng alak, sasabihin mo, makikisama ko sa kanya, hindi ako iinom ng alak. Maupo lang ako. Makikipag-usap. Ah, para kang pumasok sa patibong ni Shetan. Kung ang kinakasama mo, kinakaibigan mo, hindi nagsasala, ganun din. Ganun ka rin. Kaya sa Islam, pinili. Inutusan tayo na ating piliin kung sino ang ginagawa nating kaibigan. Sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ay ahadukum min man yukhalil." Ang lalaki ay nasa kaugalian, lilihiyon ng kanyang kaibigan, matalik na kaibigan. Kaya tignan, piliin ng bawat isa sa inyo kung sino ang kinakasawa, kinakaibigan niya. Ganun din sa kabilang buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Maghahanap ang mga sinusunog sa impyernong apoy ng masisisi. Makikita nila, matatagpuan nila yung mga matalik nilang kaibigan ng siyang naging dahilan. At inilarawan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, Al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ang mga magkakaibigan sa kabilang buhay ay magiging magkaaway maliban sa mga magkakaibigan na nagkasama para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaibigan mo, pag hindi naging para kay Allah, magiging kaaway mo siya sa kabilang buhay. Bakit? Dahil sa kabilang buhay, siya ang naging dahilan ng iyong paglihis at nakapasok ka sa impyerong apoy. Sisisihin mo siya. Katulad ng binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang isang tao ay pinaparusahan, sinusunog na siya sa impyernong apoy, babalutin siya ng pagsisisi, pagdalamhati ng matinding pagsisisi. Sasabihin niya, Ya waylata, ya laytani lam attakhid fulanan khalila. Kasawian sa akin, hindi ko na sana ginawa itinuring na kaibigan si fulan. Laqad adallani ani dhikri ba'da in ja'ani. Siya ang nakapagligaw, siya ang nakapaglihis sa akin sa matuwid na landas. Hindi mo binibigyan ng limitasyon sa mga syabab, lalo sa atin dito sa Davao City na non-Muslim. Kailangan yung syabab nag-aaral aware, maingat siya sa pakikipagkaibigan sa mga non-Muslim.
Kung meron kang gagawin kaibigan na Muslim, mas mainam. Subalit kung non-Muslim, maging aware ka. Lagyan mo ng limitasyon. Dahil ang pagkikipagkaibigan sa inan, hindi Muslim, mapapalob sa iyo yung pagmamahal, pagkabilib sa kanila. So kung ano yung kaugalian, kung ano yung mga gawain nila, mapapamahal ka. Kaya susundin mo. Kaya walang pagkakilangan na nagiging normal na sa iba, sa mga Muslim, mga Syabaw, kabataan, ang pag-girlfriend, boyfriend, dahil yun na nakikita nila sa kanilang mga, sa paligid. At dahil sa kakulangan, sa kaalaman, nagiging normal sa kanila. Dahil puro haram, haram, haram. At pinagtatanggol pa nila. At marahil pinipintasan nila ang Islam. Ang Islam, walang freedom. Halimbawa sa mga kababaihan, puro hijab, hijab, hijab. Ito ang narinig mo sa kanila. Dahil yung tashabbu, panggagaya, pagmamahal sa mga non-Muslim nang ibabaw sa kanila. At dahil din sa kawalan ng patnubay, gabay ng mga magulang. Walau di bilang. Ikatlo na nagiging dahilan ng pagkalihis ng mga Muslim, nawawala sa relihim itong sabi ng mga ulama, at takasul fil ibadas, ang katamaran sa paggawa ng pagsamba. Napakabigat sa kanya, napakatamad. Bakit kaya sa paggawa ng pagsamba, napakabigat sa ating sarili, napakatamad tayo, subalit ang mga mundong bagay, napakasigla natin. Dahil hindi tayo nagmumuni-muni, hindi tayo nagninilay-nilay, walang motivation na nagmumotivate sa atin na gumawa ng pagsamba. Makikita niyo kung sa pagbibigay ng mga ayuda, kapag may inaanunsyong ayuda o bibigay na salapi, makikita mo na una siya sa linya. Agawan niyo kung agawan sa linya, makikita niyo. Makikipagpatayan dahil lamang sa salapi o ayuda. So, balit kung makamundo ba kayo, kung pagsasala, napakabigat sa kanya. Kung i-anunsyo na sa bawat pagsasala, may makakamtan ang bawat isa ng 1,000, wala, makikita mo magdadagsa ang tao sa masjid. Subhanallah, ito ay sakit, katamaran. Kailangan may nagmumotivate sa iyo. Kunin niyo sa akin to. Ikaw, i-motivate mo, i-encourage mo lang parati ang iyong sarili na magsala. Bakit? Dahil kailangan mo. Ito lamang ang makakapagsalba sa iyo sa iyong libingan, higit lalo sa kabilang buhay. Ya nafsi, o aking sarili, paano na ako kung ako'y mamatay na wala akong pagsasala? Allahu Akbar. Napakapanganib, nakakatakot na kalagayan. Isipin mo lang yung nagsinasabi ng mga scholar, sino man mag-iwan na 5 beses na pagsasala, ay siya ay kafir. Anong magiging kalagayan mo? Hindi ka hugasan, hindi ka sasalahan, hindi ka inilibing sa mga libingan ng mga Muslim, hindi ka ikakapan. Ganyan ang sinabi ng mga ilang ulama sa hindi nagsasala. Napakapanganib. Ang problema, nagsasala ka lang pag Friday, o di kaya ilang pag Eid al-Fitr, o di kaya maaring na-ablusyon na lang siya kapag sasalahan na siya ng sala janazah. Allahu Akbar. Nakakalungkot, nakakatakot. Kahit masalahan ka pa dito sa mundo, subalit wala kang takas sa kaparusahan ng Allah sa libingan, higit lalo sa kabilang buhay. I-encourage natin, i-motivate natin ating mga sarili, mga kaibigan ng kapatid, na gumawa ng pagsamba, lalo lang ng pagsasala. May oras na darating sa akin ang kamatayan. Lagi mong isipin ang kamatayan. Walang pinipili ang kamatayan. Matanda o bata, malusog o may sakit. Iyan yung kilala natin. Tumatawa, naglalakad, biglang natumba, dinala sa ospital, sinabi ng doktor, cardiac arrest, stroke, o ano pa man, nakakamatay. Walang sakit, walang karamdaman.
Huwag kang kampante. Kailangan may pag nag-i-encourage mo ang iyong sarili. Pang-apat, napakalis ng mga Muslim, sabi ng ating mga ulama, at ta'assub lima alayhi al-aba wal-ajdad, yung pagiging panatiko sa mga tradisyon, kaugalian ng mga ninuno. Kahit pa itong tradisyon na ito, kaugalian na ito, ay nalalabag niya ang relihiyong Islam. At patuloy natin pinanghawakan kahit nalalabag niya ang Islam o di kaya ginagawa natin yung bagay na lumalabag sa relihiyong Islam dahil sa mga ninuno o di kaya tradisyon ng ating mga ninuno. Nagiging taso, panatiko tayo. Dapat tayong maging aware, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil sa ngayon, sa dito sa atin sa Pilipinas, may mga liis na sekta na kanilang ang paanyaya ay dapat daw tayo bumalik sa mga reliyon ng ating mga ninuno dahil daw itong mga ulama ng Saudi dumating, mga Wahhabi na puro na lang bid'a, puro na lang bid'a, puro na lang bid'a ang narinig sa kanila. Dapat nating balikan yung mga turo ng ating mga ninuno. Napaka-batil, panlilinlang, kasinungalingan. Ano bang nauna? Ano bang dating relihiyon? Relihiyon ng mga ninuno o relihiyon ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba? Pagdating sa relihiyon, usapan relihiyon, doktrina naman o mga batas sa relihiyon silang dapat Quran at Sunna ang ating gagawin reference. Kahit kaugalian yan, nakaugalian natin. Kung lumalabag sa Quran at Sunna, pangahawakan pa rin natin ang Quran at Sunna. At iwan natin yung tradisyon o mga ano pa mang nakaugalian ng ating mga ninuno. Noon, yung mga ninuno natin, kakaunti yung mga ulama. At normal na kapag kakaunti ang mga ulama, dumarami ang maling katuruan. Halimbawa sa pagkasal, ngayon, alhamdulillah, pinakilala sa atin ng ating mga ulama na may mga bida sa pagkasal, may mga bida dito, magpasalamat tayo. Dahil itinuro nila sa atin ang tama at tunay na katuruan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong maniniwala sa sinasabi ng mga lihis, mga ligaw, na mga sekta, mga taong sinasabing dapat tayo natin kunin yung mga dating katuruan ng mga ninuno. Pagmamuli doon, Nabi, ano pa mang mga bida? Hindi ganyan ang relihiyong Islam. Hindi ganyan ang Muslim. Ang ginagawa nating batayan, ang ginagawa nating basihan ay ang Quran at Sunnah, hindi ang mga kaugalian ng ating mga ninuno. Kung may mga kaugalian ng ating mga ninuno na magaganda, na sumasakayon sa Quran, kunukuha natin. Subalit kung may mga tradisyon, kaugalian na lumalabag sa relihiyong Islam, sa Quran at Sunnah, na pinakilala, sinabi sa atin ng ating mga ulama, na ito ay bid'ah. Ito ay wala sa katuruan ng Islam. Ito ay pagtatambal. Dapat natin iwasan dahil bilang Muslim ang referensya, ang basihan, katibayan natin sa ating doktrina, sa ating mga batas, sa lahat ay ang Quran at Sunnah. Sabi ng mahal na propeta, Taraktu fikum shay'ain main tamasaktum bima lam tadillu ba'di kitab Allah wa sunnati. Iniwan ko sa inyo ang dalawang bagay. Kung inyong pangahawakan, hindi kayo maliligaw. Sinabi ba niya ang kaugalian ng mga ninuno? Ang Quran at Sunnah, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Itong mga paggamit ng katibayan, basihan ng mga ninuno, sinabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na itong mga gawin, itong argumento, pangangatwiran ay argumento din ng mga mushrik, mga hindi pagano. Ano sabi ni Allah? Ittabi'u idha wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Kapag daw sinabi sa mga mushrik, hindi mga mananampalataya, sundin nyo ang ipinahayag ni Allah, ang katuruan ng ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin nila, hindi, bako susundin namin kung ano yung natagpuan namin mga kaugaliang katuruan ng aming mga ninuno. Ito yung mga argumento, katwiran, na ginagamit ng mga mushrik noon nung dumating ang mahal na propeta at ngayon sa atin sa Pilipinas na mga lihis na sekta. Mag-ingat tayo.
Kilalanin natin kung kanino natin kinukuha ang ating relihiyon. Sino mga ulama? Dapat mula sa mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gabayan nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatagin nawa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa matuwid na landas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Panghuli, insyaallah ta'ala babanggitin ko itong isa din sa pinakamalaking dahilan ng pagkalihis ng Muslim sa panahon ngayon. Sabi ng ating mga ulama, adamu ta'allumuddin khasatan awladuna wa shabab. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagkalihis ng isang Muslim ay ang kawalan ng pag-aaral sa ating reliyong Islam, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa ating mga anak. Kawalan ng pag-aaral, yung kamangmangan sa reliyon. Nalilistay din ang mga tayo. Pawani, pasitabi. Nagagawa natin yung haram dahil hindi natin na alam na ito pala yung haram. Hindi natin nagagawa yung pagsamba dahil mamang hindi natin alam kung gaano kahalaga ang pagsasala, kung gaano kahalaga ang pagsasaka, kung gaano kahalaga ang pag-ayos sa buwan ng Ramadan. Hindi tayo nagsasagawa ng lahat dahil sa kawalan ng kahalagahan kung gaano kataas ang antas ng mga gawain pagsamba. Dahil nga sa mga anak natin, mga syabab, mas binibigyan natin halaga ang pag-aaral ng Western Education kaysa sa pag-aaral sa religious. Kapag sa Western Education, kahit gaano kalaki ang tuition fee, nagpupursigin tayo na makapag-aaral naman kahit dugod pawis. Subalit kapag sa madrasa, hindi natin binibigyan halaga. Kung meron pang tuition fee, pinibigtasan, pinag-iisipan pa natin ang masama ang mga ustad natin. Subhanallah. Nalilihis ang ating mga anak. Naliligaw ang ating mga anak. Lalo na sa tayo dito ng Christian area. Kapag puro Western education, yung mga anak mo, hindi mo pinag-aral sa madrasa. Yung babae, pag hindi mo pabinibigyan ng payo, maglalantar, magumpat siya. Hindi siya mag-hijab. Hindi niya mamahalin ang hijab. Dahil yun ang nakikita niya sa Western Education, hindi itinuturo sa mga Western Education ang kahalagahan ng hijab. Bakos ang itinuturo ang freedom. Maghubad ka, maging pasta. Enjoy your life. Sa madrasa, natututunan nila kung paano pangalagaan ng awa, kung paano maging mabuting anak, mabuting kaibigan, mabuting alipin kay Allah subhanahu wa ta'ala, mabuting sumusunod. Alimu auladakum al-Quran, yu'allimukum kulla shay. Ituro niyo sa inyong mga anak ang Quran, ituturo sa kanila ng Quran ang lahat ng bagay. Ito ay tinuturo sa madrasa. Sa panahon ngayon, tayo ay nasa gaswa, fikriya, digmaang ideolohiya. Tagal ito, digmaang ideolohiya ng mga kaaway ng Islam. Ang mga kaaway ng Islam, napagtanto nila na hindi nila kayang gibahin, sirain ang Islam sa pamamagitan ng Quran at Sunnah. Dahil matibay ang Islam sa katuruan, sa Quran, hindi nila kayang sirain. Anong paraan? Sabi nila, sirahin natin ang kanilang mga kaisipan, lahat ng mga syabab. Gumawa tayo ng mga bagay na sisira sa kanilang mga ideolohiya, katulad ng mga social media, katulad ng mga games, katulad ng mga magazine, katulad ng mga movies na hindi nila namamalayan na ginugusto ng sarili. Ito, lubos na si ginugusto ng mga sarili, mga porn, lahat na haram. Nalilihis nila. Ginugusto nila, pero nawawala sila sa Islam. Hindi
ay gamitin natin sa kabutihan laban sa kanila. Gagamitin natin ang Facebook halimbawa sa pagsasalisin ka alaman. Subalit kung lahat pinatutunan ang mga pansin oras mo sa Facebook, lahat ng mga haram, lahat ng ganito, ganyan, laban sa sariling Islam. Malinis na. Malalagay ka sa mga patibag ng mga kaaway natin. Yan yung guys of Hegri na mga kaibigan ako. Tulungan natin ating mga sarili at ating mga alam na makilala, mapahali nila ang Islam. Ating mamahali nila ito kung sila ay ating itutulang na makapag-aral sa mga madrasa para makilala nila. Malaman nila ang video sa Bayawabay Ravim. May pananagutan tayo dito. Sa kabilang buhay, hindi sa akin itatanong ni Allah kung anong natapos ang iyong mga alam sa Ministry of Education. Engineer, nurse, teacher, ano ba man. Lawyer. Maganda, mabuti ito. Walang problema. Subalit, huwag natin kakalitaan yung pinakamalaking hangarin natin. Ang pag-aral nilang Islam dahil ito itatanong sa kanila sa ibigan at sa kanila sa kabilang buhay at may pananagutan ka dito. Gabayan na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin nawa natin ang relihiyong Islam. Ipaunawa nawa sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah amarakum bi'amrikan bala fi'il nafsi maqala azam iqbali inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiyya wa alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.